bakit hindi proud ang isang batang Pilipino sa nanay niya? Ang makakasagot lang niyan ay ang nanay niya talaga. Kung we wanted to have a good familiarity dito sa Taiwan, we should try to boost our skills. Dapat ipakita kung ano yung kaya nila, gaya ng skills na binibigay for free ng Taiwan government. Mag-aral tayo. Whole day siya, pero ang impact niyan malaki sa buhay mo kasi you can have your own business and you don't have to settle on the schedules na kailangan ibigay ng amo mo. When you learn, example, you speak Bisaya like me. Then I've learned to speak Tagalog, it's another staircase. Hagdan. Oh, I've learned to speak in English, it's another staircase. Oh, I've learned to speak Mandarin, it's another staircase. Ibig sabihin, hindi ka napag-iwanan dahil kapag hindi po tayo nag-aral na ibang bagay, yung anak natin, dalawa lang po yun. Iiwanan ka, o pangalawa, ikakahiya ka ng anak mo. Yan isang bagay na dapat dalhin natin dito sa Taiwan at ipakita natin sa mga anak natin. Not the mentality na, magtrabaho ka lang, may pera ka lang, maibigay sa akin, okay na yun. Ang apektado po talaga ay yung future generation na katulad na na-meet ko sa salon, hindi siya talaga at ikinahihiya niya na meron siyang dugong Pilipino. Kung mahirap magsalita ng Chinese at nahihirapan din yung asawa mo ng English, hindi kayo dapat mag-text. Hindi bagay. Kasi mag-aaway at mag-aaway kayo. Ano bang dapat tawag? Noon kasing mga panahon natin, hindi kasi madali yung lahat. Halimbawa sa Pilipinas po, yung mga bata, wala silang masyadong malaking oras para sa sarili nila. Kasi bata pa lang po tayo, kailangan nating tumulong sa bahay. Ang pakikipag-usap sa isang bata, mahirap, pero posible. Kasi anak natin. So you have to keep updated para you can level up sa intellectual capacity ng anak. Kung wala tayong ibang alam, wala tayong maisishare na ibang bagay, the kids would think you are like an empty shell. Kung noon, hindi nyo pa po nasimulan yung talagang totoong disiplina, you can start it right now. Sino ba talaga ang dapat mag-alaga ng bata? Sa Filipino family, halimbawa single parent ka, wala talaga ibang pwedeng magtrabaho para sa anak mo. Kung sa tingin mo, ang nanay mo, pinalaki ka ng tama, then it's okay. Kasi kumpara dito sa Taiwan na lahat talaga napakadali, kailangan talaga, mga kapatid, I'm sorry, but you should forget yourself and your career and money. You should take good care of your own kid. Gaya ng sinabi ko kanina yung una, yung bata na anak ng isang Pilipina, hindi niya alam at hindi siya proud sa pagiging Pilipino niya. Bakit? Kasi po, lumaki siya, siguro wala yung isang identity ng isang Pilipinong nanay. Pero ang problema, ang lagi niyang naririnig sa labas ng bahay, sa paaralan, discrimination. So, paglaki ng bata, kung hindi niya naintindihan yung sarili niya, yung identity niya bilang isang Pilipino, lalaki siyang ayaw maging Pilipino. Para po sa pregnant ngayon, buntis ngayon, sabihin niyo na sa asawa ninyo na gusto kong ako mismo mag-alaga sa anak ko. Para maituro ko sa kanya kung ano ba ang kaibahan ng kultura ng Filipino at Taiwanese. Tayo nga po, malaki na tayo, nagugulahan tayo sa kultura ng mga Taiwanese kasi kakaiba sa atin. Paano na yung anak natin na nandun sa dugo niya yung dalawang kultura na yun? Paano niya ma-explain sa sarili niya yun? Na hindi ma-explain ng isang lola na Taiwanese, hindi ma-explain ng isang teacher na Taiwanese kasi hindi rin nila talaga alam kung ano ba yung isang aspeto ang isang kultura ng pagka-Pilipino. Walang ibang pwede magturo ng tayo lang. Lalaki siyang may tamang kaalaman kung ano yung pagka-Pilipino. If people will ask that child, what are you? Oh, I'm a Filipino Taiwanese. Naintindihan niya. Kahit na magiging successful yung batang yun, kapag ikinahihiya niya yung ethnicity niya bilang isang Pilipino, forever yung magiging malaking elepante sa buhay niya. Kasi meron at merong taong
palaging ipupush sa kanya na, di ba Pilipino ka? O ano nangyayari sa Pilipino ngayon? Ang masabi mo sa Pilipino? Lagi yung may galit sa puso niya. Bakit ba ako isang Pilipino? Full-time mommies or sa mga mommy na talagang iniisip nila na sila ang gusto magpalaki sa sarili nilang anak. If you quit your career and you wanted to take care of your child on your own, pag-usapan nyo ng asawa nyo talaga, ito, number one, talagang dapat tight budget. Yung mga extra talaga, mamaya na. Kaya naman eh, sa sahod, kaya. Kahit 5 years lang. So what you should do with the time if you want to earn something, learn DIY. If marami ka pong gatas, breast milk, you can make breast milk soap. Ang problema, Filipino-Taiwanese po yung anak mo. Kailangan po niya ng Filipino-Taiwanese education. So that's why you need to learn from other people. You need to share with other people kasi hindi mo talaga kayang mag-isa. And if you want to nurture your kid properly, please let your child stay away from cell phone. You are the mother. It's your responsibility to boost yung anak mo kung anong pwede niyang gawin. Okay po ba yun? Hindi yung, ay hindi nila, no. You decide, okay? Kasi po, mali po yun na ang tatay ang key ng family, no. Kapag ang nanay ay strong-willed, kaya nga po ang gaganda ng mga offsprings in our generation sa Pilipinas kasi kahit hirap na hirap yung nanay, they go on. Dakilang ina talaga. So that's what we should do. Sana po you have empathized on what I really wanted to give you tonight. And see you all next Monday for Speak of Monday at 9 p.m.